Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Ako ang inyong tutor ngayong hapong ito, si Tutor Joy. Handa na ba ang ating mga grade 6 learners ngayong hapong ito? Health ang ating pag-uusapan. Kaya habang kayo nagme-merienda ng mainit na pandesal, no, di kaya ay may kapartner na pansit kanton na niluto ni mommy o ni daddy, tayo na, mag-aral na tayo ngayong hapong ito. Hello po sa mga parents ngayong hapong ito. Dahil maliban po sa ating mga grade 6 learners, pwedeng-pwede nyo rin pong pakinggan ang ilan sa mga ituturo ni ma'am para pag nagtanong sa inyo si kiddo, eh, mas madali po natin siyang matuturuan. Once again, good afternoon sa ating mga grade 6 learners. Mag-umpisa na po tayo at isashare ko na po ang aking screen. Ayan. So, this afternoon po, Health 6 is English language, pero syempre, para mas maintindihan natin ang husto, may konting Tagalog si ma'am, ha? Alright. So, ang topic natin this afternoon is building a healthy communities. Hindi ba? Napapanahon to. Napapanahon ito, ha? Yung word pa lang na healthy, big word. Sige, mag-umpisa na tayo. Now, at the end of this lesson, you will be able to identify basic responsibilities of community health officials and demonstrate ways
to build and keep a school and community environment healthy. That's our magic word, being healthy. Ayan, hello po! Now, first, let's try to identify who are in this picture. All right. So, anyone from our online viewers? So, nag-uumpisa na ang ating mga online viewers. Nandito na sila. Hi kay Joshua Ringor from Doña Rosario Elementary School. Hello, Joshua! Ayan. Good afternoon din kay Gianna Claire Laguerta. Yan. So, online viewers, can you view my picture? Who are in this picture? Anyone? Tignan natin. So, one thing common is lahat sila is naka-face mask. But I believe kilala nyo lahat ng personality na nandito sa picture. Anyone who can identify in the picture? Kita nyo yung isa, parang obvious yung kanyang profession kasi merong, anong tawag dito? Meron siyang dala, yung isa naka-raise ng hand, yung isa may bit-bit naman. Wow, very good! Si Hannah, spoiler, ni lahat niya na. Frontliners, pwede naman. Thank you very much, Hannah. So nakita niya agad, ang mga taong nandito ay yung tinatawag natin na frontliners. Siyempre, nandiyan ang mga doktor, ang mga nurse, o dun sa likod, merong health worker na nandun sa likod. O yan, summarize din sila. Our frontliner, very good. Sally, Melanie, Jake, very good kayo. Nakita nyo yung isa dun, no? Meron siyang hawak na, anong tawag nyo dun? Plastic ng basura, okay? Because ang mga kasamahan po natin na mga nagkokolekta ng ating basura sa ngayon, consider din sila as ating mga frontliners. Very good ang ating mga online viewers. Let's continue. Ayan, humabol si Anna at Elizabeth. Frontliners daw. Now, did you know, guys, that there is one barangay health center in your community? The health centers have officials like doctors, nurses, dentists, barangay health workers, midwife, and medical staff. Okay? Kompleto yan. So, kumbaga, ang ating gobyerno ay inilalapit ang serbisyo sa inyo kung saan bawat isang barangay ay meron kayong mapupuntahan na health center. Naalala ko pa, nung baby pa yung aking mga kids, every Wednesday ang kanilang immunization. Ayan, shout out sa San Miguel Barangay Health Center. Ang baet na mga staff dyan. Let's continue. Now, at this point, we will try to discuss ano ba yung mga content or healthy school first step na dapat meron tayo. Although, hindi or wala tayong face-to-face setup, at least dapat ito pa rin ay meron ang bawat paaralan. And of course, we will assure you of that. First, education for all learners including those in preschool age. All right. Kung kayo ay nanonood kay Teacher Levin sa kanyang DepEd TV episode, kinder pa lang, tinuturuan ng teacher kung paano maging healthy at kung paano maging malinis sa katawan. So that's one. Hello, Teacher Levin! Punta naman tayo sa number two. Healthy canteen food which follow the recommend dietary allowances for Filipino children. Oh, by the way, kahit nasa pandemic tayo ngayon, alam nyo ba na may program ang DepEd kung saan nagbibigay ito ng mga milk para sa ating mga learners? Oh, hindi nyo alam yan, no? San Miguel Elementary School, hello po sa inyo dyan. Ibig sabihin, at this point, kahit nasa pandemic tayo, tuloy-tuloy pa rin ang ganitong programa ng Department of Education. 3. Hand washing facilities with soap and hand sanitizers. Clean school facilities including toilets and washrooms, participation of all pupils in physical education and physical activities. Nanood ba kayo ng wellness namin, Sir Ariel, kaninang umaga? O, dapat araw-araw, lagi tayong mag-exercise. Let's continue! Punta na tayo ngayon
this time into a healthy community first step. 1. Tobacco-free parks, restaurants, and other public places. No to smoking! Iwasan po natin ang paninigarilyo dahil masama po yan sa ating kalusugan. Shout out! 2. Encouraging food stalls and restaurants to serve low-calorie, low-fat food options. Create more parks and free affordable venues for physical activities. So sa ngayon, hindi muna siguro possible itong mga parks and the venues for physical activities. Kaya nga, ini-encourage namin kayo na sa bahay tayo ay mag-exercise. Then, we also have provisions for safe environment, friendly, proper waste management and disposal system. Mamaya, iisa-isahin po natin yan. Now, at this point, syempre, hindi naman to kaya ng isang parte lamang. Hindi naman to kaya ng gobyerno lang, hindi naman to kaya ng mga teachers nyo lang, or hindi rin to kaya ng parents nyo lang. Dapat lahat tayo sa community ay involved. So we will start doing our share of the work at home. Ayan, makinig kayong maiga ha, magbibigay ng quiz si Ma'am si Tutor Joy later. 1, clean your yard every day and segregate garbage and waste. Kayo ba ay nagsisegregate pa ng inyong mga basura? Mukhang maraming guilty. 2, sa bahay, cook just enough food for the family. Huwag tayong magluto ng sobra-sobra, ha? Yung sapat lang. At sagot na ni Mommy at saka ni Daddy yan. Lagi niyang sinusigurado na nutritious ang iyahain sa inyo every day. Sa bahay din, 3, is to reuse water from bathing and washing of clothes and dishes. Magtipid tayo ng tubig. So kasama na yan, no? Siguro yung paglilinis ng sasakyan do sa mga sasakyan, may mga sasakyan, gumamit na lang ng tabo, o di ba, para mas tipid, or siguro yung huling pinagbanlawa ng ating pinggan, so medyo malinis na yan, pwede naman natin siyang ipandilig sa ating mga halaman. Hello sa mga plantitas at plantitos. And 4, do not burn dried leaves. They are good natural fertilizers. Okay? So siguro kung si Lolo o si Lola, mahilig silang magwalis ng inyong bakuran, itabi niyo yung mga dahon. Huwag na huwag niyong susunugin yan. 5, plant vegetables and small fruit-bearing trees in your backyard. Mag-umpisa kayo sa maliliit na, pwedeng muna itanim? Sili. Oh, napakamahal ng sili. Diyan kayong mag-umpisa. Or pwede rin kayong magtanim ng kamatis. Shout out sa mayroong mga green thumb at maraming mga plants and vegetables sa kanilang bahay. Now, very good naman si Jing. Talagang sumagot siya. Okay po. Aasahan ko yung Jing, ha? Punta naman tayo sa doing your part this time in the community. Join activities in your community that are aimed to help make the community clean and healthy. Siguro pwede kayong mag-suggest sa inyong mga barangay officials or kahit dun sa tinatawag nating community officials nyo within the compound na magkaroon kayo ng project ng pag-segregate ng inyong mga basura. Di ba? 2, do not throw waste and garbage in public places. Well, self-explanatory. Ito maganda. Encourage family members to segregate waste and garbage. Okay? So, tignan nyo yung mga maaaring magamit nyo pa or pwede pang i-recycle. That's the word. Reuse, reduce, recycle, and repair. 5, assist in preparing emergency kits with basic needs for emergency purposes. Nung nagkaroon kami ng training, ito yung sinabi nung nagturo sa amin na each house dapat meron tayong tinatawag na go bag. Go, as in
in case of emergency, dadamputin mo na lang siya. Okay? So yun yung tinatawag natin na go back. All right. Now, punta naman tayo ngayon sa school. Okay, so pag dumating yung time na tayo ay face-to-face na, at kahit naman ganitong setup, let's try to do ang atin pong pwede natin iambag sa ating school setup this time. Follow school's rules and regulations at all times. Lagi yan. Alam nyo po, sa eskwelahan, tinuturuan namin kayo, o dito sa ating setup, sa ating online setup na ganito, lagi kayong tinuturuan na sumunod sa mga patakaran para habang lumalaki kayo, pag kayo ay nagkaroon na ng trabaho or kahit saan kayo pupunta, alam ninyo kung paano sumunod sa mga patakaran. Help in cleaning classrooms, corridors, and school grounds. O, aminin nyo, nami-miss nyo ng mag-cleaner. Tapos, yung nagtuturoan pa kayo kung sino magtatapo ng basura. Nakakamiss yung mga ganyan. Kaya pag dumating yung time na tayo ay makapag face-to-face na, so dapat pagdating sa school, i-maintain ang cleanliness ng ating paaralan. Do not vandalize school properties. My dear kids, meron tayong tinatawag na papel, kartulina, notebook, dyan nagsusulat, hindi sa pader. Lalong-lalong hindi sa inyong paaralan. Nagets? Good afternoon, Leilani from Tarlac City. Ayan, segue si Leilani. Hello, Leilani. Next, join organizations or clubs that help make the school a healthy place to learn and do productive things. Diba, ang sarap kumilos sa school natin, sa bahay, or sa community kapag malinis yung kapaligiran? Aminin niyo yan. And to top it all, respect your teachers, schoolmates, and other school personnel. Kapag na-meet nyo na yung ating mga kasamahan na naglilinis ng school, babatiin nyo rin sina ate at sina kuya. Alright? So, at this point, hello, Zoraida Duran from Zamboanga City. From Zamboanga, hello. Ayan na. Now, at this point, kakalampagin ko na ang ating mga viewers from our online. Magsasagot na tayo ng ating learning task. Now, we will read, analyze, then, hindi pala possible sa encircle. Baka encircle niyo yung inyong monitor. Alright, so in our case, you will type in our comment box, what do you think is the right answer para sa mga questions ni ma'am? Question number one. Where is the best place to start helping your community? Ah, ganda ng question. Saan kaya? Where is the best? Chinen! Ayan, ganyan tayo dito sa Ito Live. May mga ganyang pagkakataon, pero commercial lang yan. Uulitin ni ma'am yung tanong. Where is the best place to start helping your community? Wow, ang bilis ni Jake. The correct answer is letter A. All right, very good si Jake at si Hannah. Ang bilis ng sagot nila. The best place to start helping your community is of course at home. Ako po ay naniniwala na lahat talaga ng bagay ay nag-uumpisa sa inyong tahanan. Kaya sa mga katulad ko mga magulang, unti-unti ay i-develop natin ang ating mga anak sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Punta na tayo kay question number two. Question number two. Which is the best step a school can do to help prevent tobacco smoking among its pupils? A. Include the bad effects of tobacco smoking in classroom lessons. B. Invite resource person to talk about the dangers of smoking. C. Invite parents to a meeting about the dangers of smoking. May a-attend kaya? And letter D. Advertise on television against the ill effects of smoking. Our dear online viewers, what do you think is the answer for question number two?
for question number 2. Tignan ko nga. O, tama yung punto ni Sir Edward kanina. Home, dahil nag-uumpisa ang disiplina sa bahay po, teacher. Yes, thank you very much, Mark Edward. Ito ha, actually maganda yung mga choices dito kay number 2, kaya talagang mukhang mag-iisip kayo ng husto. Wow, very good, Ray Mark. The correct answer is letter A. Alright, kaya nga, lagi namin dinidiscuss ito sa mga estudyante, kaya sana mabawasan na unti-unti yung gumagamit dahil ang target natin is totally no smoking at all. Pero it takes time. Why not? Let's proceed to number 3. Which of the following is not a way to build a healthy community? A. Throw waste and garbage in trash bins and segregation boxes. B. Plant vegetables and fruit-bearing trees in your community. C. Remove stagnant water in old tires and plastic bottles. And D. Burn solid and brown waste. What do you think is the correct answer, my dear online viewers? Come on, type your answers sa ating comment box. Tignan natin. For number 3, the correct answer is letter D. Very good, Kenji. So, do not burn solid and brown waste. Ayan, humawal din si Hannah Nicole. Very good, darling. Let's proceed to number 4. Tama rin si Michelle. Michelle Estomago. Number 4. Which of the following does not help your school? A. Vandalizing on walls. B. Disposing garbage properly. C. Helping clean the room. D. Volunteering on planting. For number 4, what do you think is the correct answer? Mukhang umaariba si Jake sa pagsagot. Ganon din si Kenji. Very good. Ayan, humabol si Samantha. Samantha Nicole. Correct. The answer is letter A. Very good, guys. Ganon din kay Melanie, kay Raymark, and Samantha. Good job, guys. Let's proceed to question number 5. What should not be done with empty bottles? Empty bottles. A. Sell them to junk peddlers. B. Make art out of them. C. Use them as plant pots. Or letter D. Bury them. Tignan ko nga sa ating mga online viewers, anong gagawin niya sa mga plastic empty bottles? Naku, ayan na, ang bilis nila. Ay, ang bilis, umulan na kasagutan. Ayan, hindi ko basta yung pangalan. Ayun, si Arn Infante. Very good. The correct answer is letter D. So do not bury the empty bottles. Ibigay nyo kay mommy, kay daddy, pwede silang mag-plant dyan. And doon sa kapatid nyo na bunso, linisin lang siya yung bote and pwede nyo gawin niyang bonding, pwede nyo lagyan ng mga artworks, hindi ba? Very good! Kenji, Samantha, Michelle, mahusay. Now, at this point, let's read. So remember that a healthy community is a result of a concerned effort and it is carefully planned, designed, and developed by healthy individuals who are concerned not only about their own health and that of their family, but also that of the rest of the members. Kung gusto natin na mapanatili tayong malusog, panatiliin nating malinis ang ating kapaligiran. Hindi lamang ang ating eskwelahan, ang ating komunidad, lalo't higit ang ating tahanan. Ayan! Good afternoon, Jennifer! Magkita-kita tayong muli sa mga susunod pa nating aralin. Abangan nyo po ang iba pang set of Itulay online tutorials ngayong araw at sa mga susunod pang araw. Nawa ay meron kayong natutunan ngayong hapong ito. Ako po si Tutor Joy at magkita-kita tayo sa susunod
Maraming salamat sa ating mga online viewers. Oh, siya nga pala. Kung kayo po ay merong mga larawan habang nanonood o nanonood at nakikinig at nakikisagot dito sa ating Itolite tutorial, abangan nyo po. Magsesend ako or magbibigay ako ng link para ipadala nyo po ang inyong mga larawan doon. Pwedeng kasama nyo yung mga kapatid, kasama nyo yung mga kasama nyo sa bahay habang nanonood dito sa Itolite. Maraming salamat sa inyong suporta. Happy weekend, guys! God bless you! Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itolite tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itolite free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itolite tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!